Pogi na, konti na lang ang kulang at mabubuo na siya. Kung dati ay nakatambak lang sa kanila, ngayon ay pwede nang igala kahit saan pa. Kaya pumunta na ako sa Vince Motorcycle Shop para ipakabit itong rimset. Shoutout pala kay Albert Rayo, siya yung magkakabit. Kaya sinimulan niya na agad para makabit na agad natin sa motor. Pero syempre sinubukan ko na rin kung paano magkabit kasi kailangan ko din to sa restoration. Para kapag nagtayo na ako ng shop, hindi lang para sa mga nasisira, good for restoration. Yun yung pangarap ko talaga, kaya pinag-aaralan ko yung mga hindi ko pa alam. Para pala sa mga hindi nakakaalam, dati na ako nagpipintura kaya lang puro chassis at kaha lang. Hindi ko lang napapakita sa vlog ko dahil wala talaga akong pwesto. Hayaan nyo, malay nyo, balang araw magkaroon ako ng restoration room na sarili ko. Pero syempre isharot na rin natin yung gamit-gamit natin na gulong na Shiba tire. Baka Shiba yan. Ito na pala yung ikakabit natin na rimset. All goods na sana bumagay sa kanya. Pero syempre sasamahan na rin natin ng CVT set na Sun Racing para lumakas pa yung andar niya. Bumili na rin tayo ng disc. Yan, kailangan meron din kasing disc. Tapos bumili na rin ako ng ehe. Ayan, para dito. Tapos ikakabit na rin natin itong TRC na caliper. Yan yung ikakabit natin dyan. Syempre kailangan may kasama yung bracket. Good for 220mm. So para sa stock lang talaga. Then ito isasalpak natin. So antayin nyo na lang kung ano magiging resulta. Alright, kabit na natin. Kaya kinabit ko na agad yung disc para maisalpak na agad natin. Kasi kahit ako nag-aantay na rin ng resulta dahil yung bulsa ko ay butas na rin. Ang mamahal pala ng pyesa na ganito, kaya huwag kayong gagaya sa akin. Para lang kasi sa may mga budget at may extra na money na rin. Hindi sa minamaliit ko kayo, maging practical lang at maging wise. Kaya don't take a risk, baka pagsisihan mo bandang huli. Kaya para sa akin, bilhin mo yung mga pangangailangan mo. Katulad na lang ng gulong, shock, panggilid, yan kasi talaga yung mini-maintain mo. Kaya binaklas ko na agad yung lumang gulong at mags para maikabit na agad natin yung bagong rimset. Maganda naman at bagay na bagay, yun nga lang medyo masakit sa anit. Ikabit na agad natin itong bracket para masalpak na natin yung caliper niya. Grabe, ang ganda ng caliper, bagay na bagay sa kanya. At dahil okay na yung harap, tanggalin na natin yung nut dito sa likod para mabaklas na rin natin. At mapalitan ng bagong rimset na pinaggastusan natin. At oo nga pala, share ko na rin sa inyo na si Sun Racing ay hindi lang panggilid, meron na rin silang brake shoe at brake pad. Sa totoo lang, si Sun Racing kaya nang bumuo ng isang buong motor kahit yung motor mo pa ay hubad. Kaya isalpak na natin itong rimset para mapakita ko na sa inyo. Alam ko na iinip na kayo, kaya paspasan na natin to. Pagkatapos kong mapapalitan yung U-box, eto na yung bago, swak na yan para dito. Kasi kung hindi pa to swak, itatapong ko na talaga to. Charot. Ito pala yung ikakabit natin na pulley set. Yan yung itsura niya, ay napakaangas. Napakaangas talaga niyan kasi sa kulay pa lang ay kamukha ko na Blue Max. Ang kagandahan sa Sun Racing, meron ka ng nut na pwedeng mabili sa kanila. Kaya ang masasabi ko, overall champion talaga. Ito talaga yung pinaka nagustuhan ko. Yung sunbelt niya ay may mga butas na. Yung iba pinapagroup pero ito puro butas. Kaya mas okay to dahil iwas dragging pa. At dahil nasalpak na natin, ito na yung naging itsura at naging resulta. Grabe, apakaangas niyang tingnan. Ano sa palagay nyo? Ano pa kaya ang pwedeng idagdag dyan? Alam ko marami pa yung kulang, kaya suggest lang kayo sa comment section. Hindi ko pala ito ipang show, kaya pwede nyo itong makita for visitor. So paano, hanggang dito na lang muna ulit yung video. Salamat sa panunood. Ingat.